Balik training na po ang Filipino weightlifter at Olympian na si Elrin Ando. Palapit man sa kanyang target sa Paris Olympics, hindi niya nalilimutan ang payak na simula sa sports at ang karanasang mga lakal ng basura roon. Nakatutok si JP Soriano. Lakas ng katawan, matinding disiplina at pagpupursigi. Yan ang ilan sa mga naging susi ni Pinay weightlifter Elrin Ando para manaig sa 59-kilogram event ng 2024 International Weightlifting Federation World Cup sa Thailand na isa ring Olympic qualifying tournament. Pampito siya sa ranking para maging isa sa contender sa 59-kilogram event sa Paris Olympics. Matapos ang isang linggong break, balik training ang two-time Olympia na si Elrin. Kasama niya sa training sina John Ceniza at Vanessa Sarno na mga nag-qualify rin at first time sasabak sa Olympics. Ayon sa coaching staff, para hindi mabigla yung katawan ng mga ating mga Olympians galing sa kanilang kompetisyon sa Thailand, umpisahan na ang kanilang training sa track and field muna bago sila magbuhat sa mga susunod na araw. 1, 2, 3. Inumpisahan ang training sa flexibility, stretches at movements at ilang rounds ng jogging sa track oval. Sinubukan ko na rin sabayan ang ilang basic exercises. Kwento ni Elrin sa GMA Integrated News noong nasa Thailand siya, hindi niya raw malilimutan yung sandaling nabuhat niya ang weights para mag-qualify sa Paris Olympics. Sobrang saya ako, sir, kasi nakuha ko na yung ticket para Paris ko. Ang Olympic gold medalist na si Heidelin na kinapos man sa qualifying competition sa Thailand para mag-qualify sa Paris Olympics, pinaramdam daw ang full support kay Elrin. Pagkatapos ng kompetisyon, inakap at binati raw siya ng kanyang ate Heidelin. Sinabi niya na kayang-kaya namin sa Olympics at saka deserve po namin na mag-Olympics din po. Kwento ni Elrin, hindi naging madali ang kanyang journey bago naging Olympian. Maaga siyang naulila sa ina. Ang pangangalakal ng basura sa Cebu ang unang nagtawid sa kalam ng sikmura nilang limang magkakapatid. Maghanap kami ng mga plastic na pwede namin maibinta para magkapera kami. Tapos makabili kami ng pagkain. Ganun yung hirap ng buhay namin sa Cebu. Hanggang sa isang araw, nakilala niya ang isang dating atleta na naging weightlifting coach. Isa si Elrin sa mga nakitaan niya ng potensyal na hinubog at sinanay hanggang makasali sa weightlifting competitions. Hindi ko talaga alam yung weightlifting, sir. Tapos doon lang kami sa lugar namin. Yung coach namin, si Coach Gary, sir. Yung time na napasok siya sa coach, naghanap siya ng mga bata doon. Nasa ibang bansa at isa ng seaman ang kanyang unang coach na habang buhay raw niyang pasasalamatan. Bili naman palagi sa kanya ng kanilang training coach ngayon. Laban lang tayo tapos stay focus lang. Mensahe ni Elrin sa mga kababayan. Thank you po sa lahat ng support niyo, lalo na sa amin na Olympian athletes na mag-represent sa Paris Olympics. Thank you po sa lahat ng prayers po at saka lalaban kami para sa bayan po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.